niya ang mga engage na Elmin at Marco? Hindi na siya nakikinig sa akin. Pakialam sa problema mo. Gawin mo yung sinasabi ko. Kasi hindi lang ikaw ang sisingilin. Maalam niyo kung anong ginawa sa akin ni Nathan. Natatakot ako na baka saktan niya kayo. Alam ko kung anong ginawa ni Nathan sa'yo, pero I'm sorry. Hindi ako humihingi ng permiso sa'yo. Better move on. Hindi, ganun kadali yun, attorney. Buhay ang nawala dito. Buhay ni Jane. Pero buhay mo din ang nakasalalay dito. Pag natunugan, Miguel, involved ka sa investigasyon na to. At ikaw tatargetin niya. Kung hindi ikaw, pamilya mo. Parang nag-aalangan dyan sa Jane na yan eh. Parang may iba sa kanya. Wala ka ba napapansin? Ang dami niyang mga tanong. Kung hindi tungkol sa inyong dalawa ni Mama, tungkol naman sa amin na Katerina at Nathan. Although sinasabi niya, matagal daw siya wala sa Pilipinas. Inaalam daw niya yung mga bagay-bagay dito. Pero nag-aalangan pa rin ako sa kanya eh. Ano pa, ganun nga lang. Sana wala naman siyang binabalak ng masama. Jane! Kanina ka pa? Ay, hindi naman masyado. Naku, Emily, I'm really excited about this. Eto, meron akong dala na mga magazines, ng wedding cakes, ganyan, design ng wedding ring. Naku, sisiguraduhin ko na yung kasal ninyo ay napaka-ingranit, napaka-ganda. Naku, Jean, wag naman masyado glamorosa. Gusto ko simple lang eh. But you're Emily Gidotti, you don't go for simple. Well, noon yun, hindi na ngayon. Anong nangyari din sa wedding portrait ninyo? Baka natauhan na si Joanna. Siya na mismo nagtanggal. Hindi. Ako. Ikaw? Pinakiusapan ko si Yaya Perla kung pwedeng tanggalin yung portrait ninyo. Alam ko naman kasing nasasaktan si Emily kung nakikita niya yung wedding picture ninyo eh. And since we'll be talking about your wedding, hindi naman siguro maganda na nakadisplay pa yung wedding picture niya dyan. I hope you don't mind. Baka sabihin nyo, nakikialam ako sa bahay ninyo, ha? It's okay. Jean, salamat, ha? Daniel, na-deliver na daw yung mga bagong red wine sa market. In-order pa daw yun ni Boss Galing sa Australia. Oo, natikmo ko na yun. Masarap yun. Alam mo, sayang yung Infinity Wine mo. Pwede natin i-serve yun dito eh. Wala na yung Katerina eh. Kasama yun sa mga nailit sa bangko. Sir Daniel! Miss Katerina, kain mo tayo. Sige, salamat. Mukhang masarap yan ah. Ano ba yan? Tuyo mo. Uy, lakas naman ang loob mo mag-iha. Tuyo lang naman pagkain natin. Nakakaya naman kila Sir Daniel. Uy, hindi ah. Alam di ba ang sobrang paborito ko yan? Dati na nagpipiknik kami, yan ang laging bawa namin. Mahilig pala si Sir dito. Sige, sir. Una na po kami. Salamat ah. Naalala mo yun? Oo naman. Isa yun sa pinakamasayang araw sa buhay ko. Nakakamiss, no? Kaya nakiwalit natin magagawa yun. Niyaya mo ba ako? Eh, kung papayag ka. Kung niyaya mo ko, oo. Kailan naman yun? Mamaya? Oh, sige. Sige, darating ako. Alam mo, dapat magka-engagement party kayo. Engagement party? Kailangan pa ba yun? Huwag na. Hindi, gusto ko yun. Para malaman ng buong mundo na ikakasal na tayo. At para wala nang manligaw sa'yo. Halika, kain ka pa, oh. Good, ha? Sarap. Ayos. Ang gugulo ka na naman. Naman, ganyan. Masyadong sensitive eh. Tinitingnan ko lang naman itong bago mong trabaho. Ayos ah. Kahit ilang beses ka bumagsak, lumulutang ka pa rin. Para kang tae. Hilig lumutang. Siguro naman alam mo na ngayon na mayaman na uli ako. Inaplano ko kasing mag-invest sa negosyo. Ano kaya kung bilhin kong bar na to para magkatrabaho na ulit tayo. Para masaya, di ba? Close na ulit tayong dalawa. Alam ko ginagawa mo, Tomas. Hindi mo ako mauudyok dito para sa pakin kita. Pero kung gusto mo, halika. Ipapasyal kita sa labas. At nakuha ko sa akin ang mukha. Daniel, Daniel. I'm a lover. Not a fighter. Sige na. Hindi ko nabibilin tong bar mo.
total, may mas malaki akong plan. Hindi ako matutuwa ka kung anong bala kong bilhin. Hello, James. Paalis na ako ng bar. Ano, nagawa mo na? Kompleto, ha? Ah, sige. Kamusta kayo ni Katerina? Nagkakaayos na ba kayo? Mukha naman. Kaya lang, alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit palaging sumisingit sa buhay namin si Daniel. Binibisita siya ni Daniel sa bahay niyo? Hindi. Nakakuha ng trabaho si Katerina kung saan nagtatrabaho si Daniel. Nita, bakit ka na naman pumayag? Wala naman akong magagawa eh. Yun yung gusto ni Katerina. Tsaka isa pa, pinangako ko sa kanyang ibibigay ko sa kanya lahat ng gusto niya. Pero huwag niya lang akong iwan. Eh paano naman yung gusto mo? Yung masolo si Katerina? Magkapamilya kayo? Nita, wala ka bang balak magkaanak? Hindi pa naman ang pag-uusapan eh. Nathan, kung ako sa'yo, buntisin mo na agad ang asawa mo. Dahil yun ang pinakasiguradong paraan para hindi umalis si Katerina sa tabi mo. Alam mo, pag nagkaanak kayo, nasisiguro ko, hindi ka naiiwan ng kapatid ko. Sigurado ba kayo? Okay na po, ma'am. Sige, salamat, ha. Ko kasi sunduin na lang kita para hindi ka na mag-taxi pa uwi. Tamang-tama pala dating ko. Paalis ka na. Ano, let's go? Sige. Tara. Nathan, ano ginagawa mo dito? Wala. I just wanted to say goodnight. Good night. Nathan, wag. Katrina, miss na kita. Gusto ko lang ipakita sa'yo kung gaano. Nathan, wag.
Nita, sinabi ng huwag eh! Nathan, ano ba? Nathan, sinabi na huwag! Ano ba? Nathan! Kahit minsan lang sa akin para bang walang ano ba? Hindi pa sinabi ng huwag eh! Kapag tinuloy mo yung ginagawa mo, aalis na lang ako dito. Gaano kadalas ang minsan minsan lang sa akin para bang walang katapusan. Gaano kadalas ba ang puso'y namamatay? Gaano kadalas Jean, maraming salamat ulit sa tulong mo, ha? Basta ako nang bahala sa lahat, Emily. Huwag ka nang ma-stress sa details. Ang gagawin mo na lang, dumating ka sa simbahan sa araw ng kasal mo. Eh, hindi natin masasabi. Baka hindi na magagawa ni Emilia yun. Jean, gusto mo hatid ka na namin? No, thank you. Andyan sa labas yung driver ko eh. Tita, huwag ka munang umalis. Let's talk first, please. Oh, sige, pero sandali lang. Mauna na kami. Kailan bahala dito. Ihatid ko pa si Emilia. Okay. Thank you, Jean. You're welcome. Thank you, bye. So, alam mo pala lahat ng wedding plans nila. Let's sabotage it, tita. Hindi, Joanna. Hindi nila malalaman na involved ka. Just tell me everything. Akong bahala. Joanna, hindi tama yan. Don't even try. Magpinsan nga kayo ni Mommy. Malamang kung nandito siya. Sinabi niya din sa akin yun. Nathan, bakit? Baka nag-away na naman sila ni Katerina. Don't mind him, tita. Katerina, aalis ka? Opo, may kakausapin lang po ako. Si Daniel ba? Katerina, may relasyon ba kayo ni Daniel? Magkaibigan lang po kami. Pero alam naman nating lahat na mahal ka ni Daniel at mahal mo siya. Hindi naman ka panipaniwala na walang namamagitan sa inyo na magkaibigan lang kayong dalawa. Pero yun naman po yung totoo eh. Katerina, alam ko, tita lang ako ni Nathan. Pero kapamilya ko siya. At ngayong wala na ang mami niya, ako ang magtatanggol sa kanya. Ako ang lalaban para sa kanya. Huwag mo sasaktan si Nathan. Huwag mo siyang lulukohin. Dahil kapag nangyari yun, mananagot ka sa akin. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Jean? Oh, nandito ka pa pala. Akala ko umalis ka na. Napasarap yung kwentuhan namin ni Joanna eh.
Iwan ka muna kayo. Can I get you a glass of wine? Sure. Merlot, please. Bakit? Pareho pala kayo ng gusto ni Jane. Ganun ba? Sandali, kunin ko lang, ha? Bakit na naman? Wala. Parang may naalala lang ako. Yung amoy, parang pabango ni Jane. Wala. Baka minumulto ka. Ikaw yata yun, eh. Oo nga. Pareho kayo ng pabango ni Jane. Talaga? Yes. I'm sorry, did I upset you? Hindi. Alam mo, Jane, parang... Jane, bakit parang pakiramdam ko? Nagkakilala na tayo dati. Nakita na ba tayo? Alam mo, parang pamilyar ka sa akin eh. Kapag tinitignan kita, parang may bumubulong sa akin, nakakilala kita. But I'm very sure, ngayon lang tayo nakita nung pinakilala ka sa akin ni Joanna. Huwag mo na masyadong intindihin yun, Marco. I'm sure na hindi pa tayo nagkakilala noon. Baka naman nakikita mo lang si Jane sa akin. Hindi naman kataka-taka magpinsan kami. Siyempre may mga similarities. Sa bagay, baka yun nga lang yun. Ang ginagawa mo. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Bakit hindi mo na lang sabihin kung sino ka para matapos na ito? Hindi pwede. Hindi ko pa alam kung sino nagpasabog ng eroplano. Kapag nalaman nila kung sino ako, lalo lang tayong malalagay sa alanganin. Lalo na sila Marco, Nita at Joanna. Hindi ko isusugal ang kanilang kaligtasan. Pero hindi ko din matiis na makita kang ganyan. Alam kong nasasaktan ka. Kaya ko naman pontiis yung sakit ko. Ano? Hayaan mo na lang matuloy ang kasal ni Marco at ni Emily. Kaya mo yon? Kakayanin ko. Daddy. I hope you know what you're doing, Jane. Yes, Jane. Nakikita na namin ang plane mo. Pupunta na kami ng daddy mo para sunduin ka sa airstrip. Jane! Ano po ang nangyari sa iyo? We're here for you, anak. Tatawagan ko na rin si Marco. He's gonna help you get through this. Huwag mo itong sasabihin kay Marco. Huwag mo tatawagan si Marco. Kahit na sino sa kanilang anak. John, mahayaan mo bang isipin ni Marco na patay si Jane? Hayaan natin ang buong mundo itong isipin. Huwag mong kalilimutan sumabog yung eroplano. May nagtangka sa buhay ni Jane. Kapag nalaman ng taong yan na buhay pa yung anak natin, siguradong babalikan niya itong kailangan nating protektahan ang anak natin. Hindi ako sang-ayon sa plano mo yan, John. Okay, then Jane will decide. Jane, gusto mo bang sabihin ko kay Marco na buhay ka? Pumapayag ka sa plano ng daddy mo? Ang sabi ng mga doktor, you're stable enough to travel. Dadalhin ka namin sa States for reconstructive surgery. Tawagan pa ng kulig ko sa Boston. He is best in reconstructive surgery. Bibigyan namin sila ng picture mo para meron silang basehan. Ma'am, bukod sa mga burns niya, may mga bone injury siya sa mukha. Maaaring hindi na maibalik ng doktor ang original bone structure niya. Anong ibig niyong sabihin to? Posibleng hindi na maibalik sa dati ang mukha ng anak niya. Mag-uusap
Mabuti na rin hindi na ibalik sa dati ang anyo ko. Malaya ako nakakaikot. Makakapag-imbestiga nang hindi namamalaya ng mga taong nagtangka sa buhay ko. Pero hindi na lang ito basta sa paghahanap ng pumatay sa akin. Kailangan kong buuin ang pamilya ko. At para mangyari yun, kailangan mawala ka sa buhay namin, Emily. Ikaw at si Daniel. Phenomenon! Walang hanggan! Patuloy na namamayagpag sa TV ratings gabi-gabi! Phenomenal ang feedback sa social media at iba't ibang networking sites! Phenomenal ang official soundtracks! Platinum na ang Volume 1! May Volume 2 pa! Inudubog ang mga mall shows! Phenomenal award-winning cast. Paolo Angelino. And the ONG actor of the year is my special star studio at preview magazine pa. Binebenta na rin ang official Walang Hanggan Infinity Ring at Necklace. Mag-log on sa www.abs-cbn.com para sa Walang Hanggan TV and get exclusive updates straight from the cast. Abangan din ang pagsabak ng ating mga bida sa Cinemalaya. At pinag-uusapan na ang malalaking pagbabagong dulot ng pagdating ng phenomenal actress, Yula Valdez. The Philippine Phenomenon. Walang hanggan. Gagawin ko lahat ng gusto mo, mahal ko. Sabihin mo lang. Sabihin mo ikaw si Katerina. Ako si Katerina. Sabihin mo, mahal mo ako. Ako si Katerina. Mahal na mahal kita. Daniel? Daniel, I'm sorry. Papunta na sana ako dito, kaya lang bigla ko sinundo ni Nathan. Ititext sana kita o tatawagan. Kaya lang lagi siya nakadikit sa akin eh. Daniel, galit ka pa. May karapatan ba akong magalit? Wala, di ba? Pwede ba akong magselos? Hindi, di ba? Dahil hindi akong kasawa. Wala akong karapatan sa'yo. Hindi ako may hawak sa'yo. Pero Danili, kung may hawak ng puso ko, makakahanap naman tayo ng paraan para makawala ako kay Nathan, eh. Magtiwala ka lang. Magtiwala. Kanina. Saan? Hirap na hirap na ako, Katerina. Lagi na lang ako nakatay sa tagiliran. Naghihintay na pagkakataon para malapitan ka. Para ako lagi na lang lilimos ang pagtingin sa'yo. Nang panahon mo, at ang inasakit sa'yo. Alam ko,
na din sa naninira yung paghihintay mo. Natingin na parang di ka na kaya. Alam na Diyos kung gano'n ka nakapahal. Higit kanino ba? Higit sa buhay ko. Kung ako tatanungin, gusto ko na inayo sa mundo. Talahat ng problema. Pero Katrina, hindi ko magagawa yun. Hanggat nagsasama kayo ni Nathan. Hindi na lang gusto mong mangyari. Katrina, kailangan mo na mamili sa amin ni Nita. Siya ba o ako? Ang totoong bahay mo, sana kahit ngayon lang ipaglaban ako. Pwede mo ba ang bigyan ng isa pang pagkakataon? Magdesisyon na ako. Sasama na ako sa'yo. Pigilan mo siya. Kaya mo bang patayin si Daniel? Just move on, Nathan. At sino kayo para sabihin yan? Bakit mo iniisip na may masamang nangyari kay Katrina? May usapan nyo kami na magkikita kami, pero wala siya doon sa tagpuan namin. Pinabalak niyong magtanan? Oras na para ilagtan ang mga lihim. Kailangan mawala ka sa buhay namin, Emily. Ikaw at si Daniel. Hindi sila pwede magkasama. Alang-alang kay Nathan. Huwag nang bibitiw sa tinutukang teleserye sa prime time bida. Ikaw si Black Lady. Walang Hanggan.